Hello Geminis, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Gemini ay number 36, second chakra. Ayan, so Archangel Ariel. So yung second chakra naman ninyo, this is the energy center na nag-govern naman sa inyong creativity, sa inyong sensuality, yung ganon. So maybe ang iba sa inyo dito needs intimacy, needs sensuality, no? Maaring ganon. Maaring yun ang missing piece sa inyong relationships, no? If you have a relationship sa ngayon. Maari din naman para sa iba, this is about your creativity, no? Maari ngayon din naman, your creativity will be highlighted. Maaring ang mga gagawin naman ninyo sa ngayon will be related to your creative prowess. Maari din ganun ang ganap dito for some of you. Maybe you're going to be expressing more of your creative side naman, ano? Yung creative ideas ninyo, yung mga siguro mga talents ninyo, maaring yan naman ang iha-highlight ng iba sa inyo sa ngayon. So we also have number 49, Angel of Love. This is self-love, no? Gemini, maaring you are going to focus on yourself sa ngayon. Maaring na-realize din ninyo na in the past, no, for so long, maaring yung love ninyo for other people, lagi ang inyong pinaprioritize. Yung pag-aasikaso ninyo sa ibang tao ang lagi ninyong iniisip. Pero ngayon, maybe you are realizing na it is also, kailangan din ninyong pagtuunan ng pansin ngayon ang inyong sarili, ang inyong kalusugan, ang inyong sariling kapakanan. Yung ganon, maaring ilalagay nyo na ngayon sa first priority ninyo ang inyong sarili, ang inyong pagsi-self-care, ang inyong pagsi-self-love, no? Maaring ganon ang ganap dyan for some of you. We also have number 42, woman holding a coin. So this is abundance coming your way, Gemini. No, maaring may mga financial blessings, financial opportunities ang maaring dumating sa buhay ninyo around this time. So be on the lookout for that. Tingnan natin kung ano pa ang inyong sitwasyon. Ano pa ang mga mensahe para sa inyo. We have community. Ayan. So, maganda rin ito, no? Para siguro kayo, nabibilang kayo sa isang community ngayon, sa isang grupo, wherein you feel like there is belongingness. There is a sense of belongingness. Maaring nararamdaman ninyo dito na parte talaga kayo ng isang komunidad. Parte talaga kayo ng grupo na kinabibilangan ninyo ngayon. Maaring you are very welcome dyan. Maari din naman na siguro you felt love, there is a sense of belongingness, there is a sense of family. Kumbaga, no, you really belong, no? You belong. Yun ang nararamdaman ng iba sa inyo dito. Potential, ayan. There is so much potential out there, no? Gemini, maaring may mga opportunities kayo na hinihintay, maaring may mga posibilidad kayo din na ine-expect, and maybe there is talaga, no? Nandyan talaga, maaring it's just waiting for you to discover it, maaring ganon. Maari din naman na meron na talagang kumakatok din sa buhay ninyo talaga na mga bagong posibilidad at mga bagong oportunidad sa buhay ninyo, no? Gemini, we also have inner peace. Ayan, so maybe ito yung hinahanap ninyo sa ngayon. Maaring ito din yung kailangan ninyo, no? To find your inner sanctuary. Maaring ito you've been searching for. Gusto ninyo na magkaroon kayo or ma-experience ninyo yung kapayapaan sa inyong dibdib, kapayapaan sa inyong pag-iisip, sa inyong sarili. Maaring that is what you are working on, no? Or maaring yun din ang gusto ninyong mangyari. Gusto ninyong ma-experience sa buhay ninyo sa ngayon. So, maaring kailangan ninyo na mag-solitude, no? Mag-reflect, mag-retreat, yung ganun. So, what else for Gemini? We have the Chariot energy, and so this is moving on energy, no?
This is moving on energy. So, maaaring ang iba sa inyo dito is maaaring ang iba sa inyo dito nang gagaling sa isang situation wherein is very, difficult siguro at napagtagumpayan ninyo yan. No? Kaya, you are moving forward na ngayon. You know where you are heading. Maaaring hindi ganun kabilis ang transition ng mga pangyayaring ito. Pero, definitely, you are moving forward from that situation. No? You are moving on from that situation. And, you know kung saan kayo patungo. No? Alam ninyo, decision kayo kung saan kayo patungo. Alam ninyo kung anong path na ngayon ang tatahakin ninyo. No? So, maaaring ganun. Maybe mabagal ang usad ng galawan ninyo dito, maaaring mabagal ang pag galaw or pag-approach ninyo dito sa bago ninyong gagawin, but definitely you are moving on with your life dito, no? For others of you naman, there is travel, maaaring magbabiyahe ang iba sa inyo. It could be a road trip travel dito for some of you, no? Maaari din ang iba sa inyo dito is planning to buy a vehicle. Maaaring ang iba sa inyo natitingin-tingin na ng sasakyan, kung ano ang gusto ninyong bilhin sasakyan. Maaari din na ang iba siguro sa inyo talaga ay mayroon ng iuuwing sasakyan, no? Yan ang napipick up ko dito. So, we also have the moon energy. Ayan. So, reflection time, no? Ang iba sa inyo dito, Gemini. Parang panahon ito ninyo na magmuni-muni. Panahon ninyo ito na mag-spend time alone kayo, no? Yun ang napipick up ko dito. Kaya siguro marami kayong realization then of taking care of yourself, of self-love, yung mga ganon. Kasi maaring yan din ang, yan ang ninyo, marirealize ninyo dito sa pagmumuni-muni ninyo. Maaaring yun ang maiisip ninyo dito, marirealize ninyo sa pagsusolitude ninyo, no? Na mas i-priority ninyo ang inyong sarili, ang inyong kalusugan, ang pagsa-self-care, ang pagsa-self-love, no? So, maaaring ganon ang ganap dito. This is also reminding you, no, na maraming downloads ang parating sa inyo. Maraming mga intuitive messages ang ipapadala sa inyo ang Divine Universe dito. And that is guidance, no? That is divine guidance para sa pag-navigate ninyo ng inyong mga bagong sitwasyon sa buhay ninyo sa ngayon, no? So, good luck to that. We also have Two of Pentacles, ayan. Sobrang busy kayo talaga, no? Gemini, marami kayong ginagawa. Marami kayong mga bagay na ginajuggle dito. Marami kayong mga bagay na inaasikaso, no? Kaya, parang ano kayo, busy kayo. Marami kayong, siguro nag-multitask kayo at all times. Kaya ngayon, kailangan din ninyo na magpahinga. Kaya din siguro kayo magre-reflection mode, no? Magso-solitude kayo. It's because it also, your body also needs and your mind also needs to rest, no? Dahil sa dami ninyong ginagawa, sa dami ninyong pinagkakaabalahan, kailangan ninyo ngayon na umatras ng konti from that para makapagpahinga kayo at makapag-relax, no? So, Gemini, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.